bagong araw! Panibagong vlog! Welcome back po sa aming channel. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At kung bago ka lang po sa channel namin, don't forget to subscribe, like, and share. Huwag niyo na rin po kalimutan i-click ang bell button para lagi po kayong updated sa aming vlog. Today, ang pag-uusapan po natin ay Steps kung paano makakuha ng bahay dito sa Canada. Or paano bumili ng bahay sa Canada. Yun. Let's talk about that. Let's start! First na tanong, gano'n tayo katagal sa Canada bago tayo nakabili ng bahay? Oo nga. Parang one year kami nagkaroon ng nakabili ng bahay after. Gulo ko mag-explain. So, first day, one year po kami sa Canada, tapos nakabili na kami ng bahay after. Okay, second question, ano naman ang trabaho natin nung bumili tayo ng bahay sa Canada? Nung nakabili kami ng bahay, pareho kami full-time job. Hindi kami part-time. Tapos meron pa siyang isang part-time pa, naka-part-time ka pa. So, isang full-time kami pareho sa office. Bali, dalawa po yung trabaho. Dalawa yung work niya. Part-time, hindi, halos full-time din ako sa... Well, dalawa po yung trabaho ko ng full-time. Grabe. Yung isa po sa office, after po nung office, diretso na po ako dun sa isa kong work, sa Starbucks. Yun, pareho po silang full-time. 35 hours po pareho yung work ko every week dun sa dalawa. So talagang namaya. Next question. Ganong kahirap bumili ng bahay sa Canada? In terms of, ano ba, competition, marami bang kakompetensya? Ano ba, may nagustuhan ka ng bahay? Marami ka bang kakompetensya na nag-o-offer dito sa bahay na yun? Or madali? Ano sa tingin mo? Madali or mahirap? Siguro depende din sa bahay. Kung halimbawa maganda yung location, tapos yung price okay din, pasok na pasok sa budget ng mga tao. Madami ka talagang kakompete doon sa bahay. Based sa experience namin, depende din sa offer mo eh. Siyempre, kung mas mataas yung offer mo, ikaw yung mas pagbibigyan mo. Ito pala tanong ko, yung mga halimbawa, minimum wage lang ang sweldo, makakabili ba sila ng bahay? Oo, makakabili sila ng bahay kasi may mga kakilala kami na isa lang yung job. Tapos mag-isa lang din siya sa bahay eh. Pero nakabili siya ng bahay, isang full-time job, tapos siya yung nagbabayad lahat. Yun, pwede naman makabili ng minimum wage ang sweldo. Sunod na tanong, based dun sa experience natin, paano natin sinimulan yung pagbili sa bahay? Ano yung mga unang step? Ang unang ginawa natin para makabili tayo ng bahay ay naghanap tayo ng realtor. Tapos, yung realtor sasabihin sa'yo kung ano yung mga requirements sa pagbili ng bahay. Tapos, bukod sa sasabihin niya sa'yo yung requirements, tatanungin ka ng realtor na kinuha mo or namin kung ano yung gusto namin sa bahay. At magkano yung budget namin sa bahay. So, tatanungin ka kung ilang bedroom ang gusto mo sa isang bahay, kung gusto mo may basement, or finish yung basement, kung gusto mo may garage, or gusto mo walang garage, gusto mo ba may bakod yung bahay mo, yung mga ganun. So, yung napili namin na bahay, yun po yung sinabi namin sa realtor namin na gusto namin maging bahay. So yung mga hindi pa po nakakita ng bahay namin, may vlog po kami, house tour. Yun po yung naging bahay namin sa Winnipeg. Sa Canada. Sa Canada. Let's say nakompleto mo na yung, ay nasabi mo na sa realtor ano yung gusto mo at magkano yung budget. Ano yung mga requirements naman na hinihingi ng realtor para makabili ka ng bahay? Based dun sa experience namin, yung mga hiningi as una yung SIN number, kasi i-check yung credit history mo kung magaling kang magbayad ng mga utang mo, ganun. Tapos, pangalawa, hiningi din yung certificate of employment, kasi papakita doon kung magkano yung sweldo mo per year, ganun. Pay stub. 6 months ba? 6 months or 3 weeks? Three months na pay stub. Sinubmit din namin yun. I think yun lang. Nara pa ba? Lang, mga ID, ganun. Yun, ID. Identification card. Tapos yun pala, nakadepende sa kung magkano yung salary mo, kung magkano ka ma-approve. Let's say, ang salary mo ay ganito, pwede ka ma-approve ng worth na bahay na 300,000, 500,000, mga ganun. So, depende po kung magkano po yung sweldo nyo, doon po naka-depende kung magkano po yung ma-approve sa inyo na budget sa pagbili ng bahay sa
sa case po namin, ang budget po na binigay sa atin magkano? Na-approve kami ng ano, ng parang $250,000 na bahay. Pero hindi namin sinagad yung ganong budget. Gusto namin mga nasa 150,000 or yung pinaka-maximum namin is 180,000, mga ganong range. Ayaw namin umabot doon sa 200,000 kasi syempre mabigat na yun sa budget lalo na sa bursa, mabigat. Tsaka parang hindi ka na rin kasi makakaipon pag sinagad mo naman ang husto, diba? Magandang advice na rin po yun or tips namin kung na-approve po kayo, let's say sa 500,000 worth na bahay, may option po kayo na sagarin niyo po yun na worth 500 bilin nyo or worth na 250. So, nabigay mo na lahat ng gusto mo sa bahay at yung mga requirements na hinihingi. Sa realtor. Sa realtor, nabigay mo na lahat. Ano yung susunod na mangyayari or dapat nilang i-expect? Based dun sa experience namin, pagkasabi namin nung preference namin dun sa realtor namin, everyday sinasanda nila kami sa email ng house listing available sa market ngayon na yung house listing na yon, yung budget namin, yun lang yung mga bahay na available. So sinasend yun sa amin everyday, tapos titingnan namin yung mga pictures, tsaka nandun yung mga description. Tapos kapag may nagustuhan kami doon, hasabihin lang namin sa realtor, tapos mag-a-ask siya na i-view namin yung bahay doon sa seller. Pero may option din po kayo na maghanap ng sarili ninyo po. Sa case po namin, marami po kami nagustuhan dun sa sined po nung realtor namin. Meron po kami dun inoperan, di ba? Tapos, kaya lang may nauna po sa amin or meron mas magandang offer, kaya hindi na ibigay sa amin. Pero after nun, naghanap pa rin kami nung sa sarili po namin. May nakita kaming bahay, nakita namin siya sa PGG yata. Sa YouTube nakita namin siya tsaka sa KGG. So yun yung bahay na vlog po namin, yun po yung nakita namin bahay, yun yung binili namin. Kaya nung hindi kami na-approve sa isang bahay, thankful kami kasi mas maganda itong nakita namin. Tapos ito yung gustong gusto namin na bahay na nung pinuntahan namin personally, ang ganda talaga niya. So bukod pala doon, yung pagpunta niyo po sa bahay, hindi po kailangan na magpaalam kayo sa realtor kung sa labas niyo lang naman po siya titingnan. Kasi sa case po namin, bago po kami nagpapaalam sa realtor, gusto po muna namin malaman yung labas at paligid ng bahay. Yung location, tinitingnan namin kung doon ba sa yung paligid ng mga kapitbahay, maayos ba yung mga kapitbahay, may mga, ano ba tawag doon, yung mga graffiti, mga vandalize ba doon sa likod. Tinitingnan namin yung, kasi tinitingnan namin kung maganda yung neighborhood bago namin sabihin doon sa realtor na gusto namin i-view yung bahay. Tapos sinasurvey muna namin siya ahead of time. Kasi ayaw naman namin na maganda yung loob, pero yung location naman ng bahay ay hindi maganda. Sabi nga po nung realtor namin, madaling mag-renovate ng bahay, magpaganda ng bahay, pero hindi madaling ilipat yung location. Yung location. Or hindi madaling pagandahin ang location. Pag maghanap na po kayo ng bahay, expect niyo po ang laging sasabihin sa inyo ng realtor is location, location, location. Location. Kasi napaka-importante po nun. Kasi once nabili niyo na po yung bahay, at hindi po maganda yung location, medyo mahirap po mag-adjust. Mahirap mag-adjust. Tsaka mahirap din ibenta yun. Mabebenta siya sa mataas na presyo. Sa case namin yun, importante sa amin yung location, tapos gustong gusto pa namin yung bahay, kaya nag-over agad kami. At tanong mo naman, gaano tayo katagal naghanap ng bahay at ilang bahay yung hinanap natin or tiningnan natin personally? Sa case namin, nakatatlong bahay kami bago namin napili yung the one. Yun, tapos yung kung gano'ng katagal, 3 months, 4 months. 4 months kami inabot bago nakahanap ng bahay na gusto namin. Ano po yun, very aggressive yung paghanap namin. Talagang after po ng trabaho namin, alis kami, maghanap kami ng bahay, titingnan namin yung bahay na gusto namin, mga ganun. So matagal po, kaya kung maghanap po kayo ng bahay, expect niyo po na abutin po kayo ng at least 4 months. Tsaka don't rush, diba? Mas maganda po yun, huwag niyo pong irarush kasi mahirap po magsisi sa huli. Halimbawa, nagustuhan mo na yung bahay, ano? Oo. Anong maibibigay mong advice or tips
sa pag-o-offer dun sa seller? Let's say nagustuhan po na po yung bahay or namin, yung case po namin, nagustuhan na namin yung bahay na nakita namin. Nag-offer po kami. Ang in-offer po namin ay 15,000 ba na mas mababa? For 10? Around 10-15,000 po na mas mababa po doon sa asking price. Pa-advise po namin at siguradong i-advise din po sa inyo ng realtor nyo, ang pinaka-max na maximum na tawad na pwede nyo pong gawin ay 10,000. Kasi pag tumawad po kayo ng malaki, let's say 30,000 or 50,000 doon sa bahay, mawawalan po siya ng ganang ibenta sa inyo yung bahay. Mm-hmm. So, imbis na mapunta po sa inyo yung bahay, doon lang sa ibang nag-offer. Sa iba po nila ibibigay yun. Kaya po, ang advice nila is 10,000 lang dahil para po, kung gustong-gusto nyo talaga, mapupunta po sa inyo yun. Awarin, approve na yung ano, yung offer mo dun sa bahay. Anong next na gagawin? Nung na-approve po yung offer namin, ang susunod po na step dun ay magpipirmahan po kayo ng kontrata. Nakakalimutan ko ang tawag sa contract na yun. Parang agreement po siya between ikaw, kami, realtor namin, at saka yung seller, at saka yung realtor niya. Yun po yung maganda sa merong realtor. Kasi po, ang ginagawa lang po namin ay ipirma, magsasign, papasign yung contract, tapos pipirmahan yung contract. Ganun lang po. Kasi kung wala pong realtor, mano-mano po namin yung aasikasuhin lahat. Kami maghanap ng lawyer, kami maghanap ng insurance, lahat-lahat po. Which mahirap kasi, syempre, may trabaho ka din. Kaya ang realtor po ay para siyang one-stop shop. Yung realtor po namin ay mag-asawa po sila na broker, insurance broker at saka realtor. Kaya talagang one-stop shop na po siya. Sila na po maghanap ng insurance namin, ng mag-a-approve na banko ba? Tawag na. Yun. So let's say napirma mo na yung contract, ipirma ka na rin sa lawyer, which is nirefer na rin ng aming realtor. So after nung magkaroon ka na ng agreement between sa'yo, sa realtor natin, at saka sa seller at sa realtor niya, anong sumunod? Ang sunod is maghanap ng home inspector. Sa case namin, yung realtor namin, nag-provide na rin ng home inspector. Bago kami magpirmahan ng talagang final contract, tinignan muna yung bahay, inspect kung may mga problema. Tinignan nung inspector kung in the future, ano ba yung mga possible na gastusan namin dun sa bahay. So, maganda na may home inspection na mangyari muna bago kayo talagang magpirmahan ng final. Ayan. Sa mga newcomer po, sa magtatanong kung ano po yung home inspector. Home inspector po ay sila po yung license na nag-i-inspect ng construction ng bahay. Kasi kami bilang, yun, wala namang alam sa bahay, lalo na sa electricity, sa kung paano gawin yung bahay dito, yung foundation, lahat po yun ginagawa ng inspector. Titingnan po niya yung foundation ng bahay, titingnan po niya yung year built ng bahay, yung bubong, titingnan niya kung magkano magagastos mo or okay pa yan. Sa paliti na ba siya? Tapos, titingnan niya lahat ng bintana, kung kailangan i-update, titingnan niya yung insulation. Tapos, basta lahat po yan, bubusisihin ng inspector. Yung case po namin, nagsimula po kami sa basement. Tinignan po niya kung updated yung electrical, updated yung hot water tank, yung furnace, lahat po yun updated. Kaya nagbigay siya ng go signal, okay ito. Tapos, tinignan niya yung basement kasi basement po usually, sa case po namin, basement namin ay open po siya. Yung iba pong bahay ay renovated na po siya or finish na. Yung sa amin po, open na open po yun. Kaya, advantage po yun sa amin, lalo na doon sa home inspector. Kasi kitang-kita niya yung skeleton ng bahay. Kitang-kita niya kung anong itsura ng foundation. Nakita niya, okay na okay pa yung foundation ng bahay. Walang problema. So, sumunod sa basement, umakyat na kami sa taas. Tinignan niya yung lahat ng pader. Meron silang parang machine. I-check niya kung properly insulated po ba yung pader. Meet na yung temperature. Tapos, o yung bintana, kung ilang paints ba yung panel? Kasi meron ditong 3 paints na bintana, yun yung mahal. Meron 2 paints lang, meron single pane na bintana. Yung bintana namin ay high efficient po siya. 3 paints po. Kung madali bang pumasok yung lamig sa loob ng bahay? Tapos, yung sumunod doon, aakyat po siya sa kisame. Kasi titingnan niya rin kung kamusta na yung kisame, may leak ba yung kisame mo, kung insulated ba yung ceiling. Basta lahat po, trabaho po yung home inspector. Tapos, siya rin po yung magbibigay sa inyo ng go signal. Okay yung bahay, pwede mo na siyang bilhin, pwede ka na pumirma ng
ng contract sa lawyer. Mm-hmm. Siya rin po ang magde-decide kung magsasabi, ay, malaki magagastos mo dito, mm-hmm. ganito, 50,000 estimate ko na magagastos mo lahat-lahat. Mm-hmm. So, it's up to you na kung gusto mo pa rin tumuloy sa kontrata or mag-back out ka na. Yun. Hindi po basta-basta pwedeng mag-back out once na-approve na po yung offer ninyo. Kasi magbibigay po kayo ng security, parang security deposit. Na pag nag-back out, down payment. Pag nag-back out ka, makukuha na po yun ng seller yung down payment ninyo. Unless po sinabi po ng home inspector na malaki yung magagastos nyo at very significant yung repair na kailangan gawin, yun po ay pwede po siyang gawing dahilan para pati yung down payment na binigay nyo ay makuha nyo or mabawi. Kaya mahalaga na makipag-usap na mabuti sa realtor kung ano yung mga Eh, magkano pala yung binayad natin sa home inspector? Home inspector, ang binayaran namin is parang around $200 ang binayaran natin. So, yun po ay ano, on top of the down payment pa. Napag-usapan na rin lang, magkano yung down payment sa mga first-time buyer? So, dun sa experience namin, since first-time buyer kami at that time, 5% po nung 5% original price kung ba. Pero ang regular, pag halimbawa, hindi ka naman first-time buyer, ang regular is 10 or 15% around 15% yung down payment. I take note nyo na rin po yun, advantage po yun sa mga newcomers. Magkano naman ang gagastusin or ginastos natin sa pagbili ng bahay? Dun sa abis, dun sa experience namin, gumastos kami ng mga 15 to 20,000. Lahat-lahat na yun, bayad yung sa lawyer, bayad yung kasama na yung down payment, yung lahat-lahat ng kabuuan ng gastos. Home inspector, lahat inabot ng 20,000. 15 to 20,000. Tsaka dagdag ko lang, dun sa down payment, hindi po kami sure kung sa first time buyer, 5% pa po siya. At katulad po nung dati, so make sure na itanong niyo po yung sa realtor niyo tungkol sa down payment. So after naman na, let's say, na-approve na, kumirma na tayo ng contract sa lawyer, ano? Tapos nag-move na rin tayo. Ano yung kailangan nilang i-take note na rin? Halimbawa, yung sa mortgage rate, ano yung tip mo sa kanila? Sa case namin kasi, since yung realtor namin, yung asawa niya is mortgage broker, tama ba? Mortgage or insurance broker. Siya na rin yung naghanap ng pinakamura na rate at that time. So, binigay niya kami ng pinakamura na bangko na pwede magpautang sa amin na mababa lang yung rate. Parang mababa lang yung buwan-buwanan na binabayaran dun sa bahay. Idagdag ko na rin po, nung naghanap po kami ng, yun nga, ng rate, ang rate po namin ay papipiliin po nila kayo kung gusto niyo ng 6 months, 5 years fixed, or gusto niyo po yung variables. Yung paiba-iba. Paiba-iba po siya. Ang pinili po namin noon ay 6 months lang muna. Oo, 6 months. Kasi inisip namin baka kasi makahanap pa kami ng mas mura. Mortgage rate. So, which is mali po kami. Oo nga. At that time, yun yung pagkakamali namin. Sana ay nagpa-fix na lang kami ng time na yun. Pero yun nga, 6 months muna yung pinili namin. Tapos naghanap kami, tumaas pa yung rate namin. After po nung 6 months na yun, ang rate natin nung 6 months, magkano? 235? 6 months, para mga 2.35, 2.37 yung rate namin. Tapos after 6 months, nakahanap kami ng 2.50. O mga ganyan, mga around. Tumaas pa. Tapos yun, yung time na yun, after 6 months, pina-fix na namin siya ng 5 years. Ng 5 years para hindi na pabago-bago yung rate. Yung rate po na yun ay doon po nakadepende kung magkano yung babayaran nyo sa monthly na mortgage niyo po. Mm-hmm. Kaya kung pipiliin niyo po ay variable, kung bumaba po siya, bababa po yung mortgage. Mm-hmm. Kung siya naman po ay tumaas, tataas din po siya. So ibig sabihin, mas i-advise po namin yung fix. Mm-hmm. Kasi fix. Para alam niyo po yung fix na babayaran niyo monthly. Mm-hmm. Hindi yung nabibigla kasi hindi yung nagbago yung mortgage rate. Kasi most likely po, tataas po yun. Mm-hmm. Yung po yung sabi sa amin na bababa, pero malabo. Mas madalas na tumaas. Oo, mas malaki yung chance na tumaas. Tumaas siya, oo. Kesa bumaba. Ayan, magpa-fix na lang po kayo kesa po piliin nyo 6 months or variable. Hmm. Ayan, ano naman yung next step na ginawa natin after nung offer? Ang ginawa natin, naghanap tayo ng life insurance para sa ating dalawa. Mm-hmm. Sumunod na kinuha natin ay fire insurance para naman sa bahay. Tapos, after nun,
na kuha na natin yun, pumirma naman tayo sa lawyer. Sa lawyer. Na, yes, 100% agree. Okay. Yan. Bibigay na sa'yo ng lawyer yung susi ng bahay. Sasabihin sa'yo ng lawyer kung ano yung do's and don'ts. Dahil nasa iyo na yung susi, hindi ka pwedeng pumasok doon nang hindi mo buhingin. Mm-hmm. Tapos i-explain sa iyo yun ng lawyer. Mm-hmm. Kaya advice namin, punta kayo doon sa mismo move date nyo. May time yun at saka date. Hindi kayo pwedeng pumunta doon ng 30 minutes early doon sa time na pinirmahan ninyo. Mm-hmm. Kasi considered nila yun na break-in. Okay, so okay na lahat ng papers, may moving date ka na. Anong mga tips at advices na maibibigay mo sa ating mga kababayan? Dun sa mismong moving date ng araw na yun? Sa mismong moving date po, advice ko po, mag-leave po kayo sa working niyo. Kasi unang-una, para yung mga gamit niyo po, mailipat niyo, maisettle niyo yung bahay niyo, maayos niyo. Tapos, meron kayong 24 hours para i-complain yung dapat niyong i-complain dun sa bahay. Yung mga bagay or things na hindi nyo nakita or wala siya nung tiningnan nyo yung bahay nung una. Mm-hmm. Let's say po, isa dun yung bintana. Nung pumunta kayo dun, buo lahat ng bintana. Mm-hmm. Pero nung move-in date nyo, within 24 hours at nakita nyo yung bintana, ba't basag? Mm-hmm. Pwede nyo po siyang isabihin sa realtor nyo. Mm-hmm. Tapos pangalawa dun ay, let's say, tiningnan nyo yung gripo. Walang tubig na lumalabas. Every inspection meron naman. Basta lahat po nung tiningnan nyo, pati ng home inspector, pagdating nyo doon sa move date, hindi yun yung nakita ninyo nung time na nag-move kayo. Mm-hmm. Pwede nyo po siyang sabihin, you have 24 hours lang. After 24 hours, wala na po kayong hapon. Mm-hmm. Remember po, yung 24 hours na yung crucial po siya kasi after nun, wala na kayong hapon doon sa bahay. Kayo na po yun, sagutin nyo na yung repair, sagutin nyo na po lahat. Mm-hmm. May mga bagay din na included sa move-in. Sa case namin, included yung kurtina, mm-hmm. yung included yung lamp, yung ilaw, at yung mga bumbilya. Mm-hmm. Tapos, maraming included. Yun, kailangan pag move nyo, nandun pa rin yung mga yun. Mm-hmm. Kasi kung wala, pwede nyo pong ihabol to. Within 24 hours. Within 24 hours. Salamat po sa inyong pananood. Sana po nag-enjoy po kayo sa video na to. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin. Sana po nakatulong kami sa inyo sa pag-re-design, sa paghanap ng bahay. Kung meron po kami nakalimutan, please i-comment nyo po sa baba para po matulungan natin yung mga kapwa nating Pilipino, yung newcomers, na makapag-decide kung paano at maghanap ng bahay. And don't forget to like and share this video and subscribe to our channel. Enjoy your house at hihintayin namin kayo sa susunod na vlog. Bye! Testing one two three. In case na meron pong mawala sa inyo, insured po yung bahay or yung life nyo at yung... Panibagong araw? Kaya yun yung panibagong vlog. Ako na ba ka? Talaw ko yung pisa na. Ano? Panibagong araw? Muli. Panibagong araw? Panibagong vlog! Welcome back sa aming channel, sa Moises and Shelly channel. Thank you po. Hindi ko alam ang sabihin ko, kinakabahan ako. Yeah. Yun. So, yan. I-enjoy nyo yung bahay ninyo.
Thank you.